sa image animation using Adobe After Effects 2021 software. Yun po yung gagamitin natin para magawa natin itong project na to, as yung image is ma-animate siya, magkakaroon siya ng simpleng paggalaw doon sa gagawin nating video, mga ka-review. So, ang ginamit ko rito ng image is yung kinartonize ko na picture ni Sir Canuto TV. Sana huwag po kayo magalit. Ginamit ko po kasi siyang model dito sa aking project, no? Sa aking video tutorial na to. So, wala na rin naman tayong inaantay, mga ka-review. At tayo lang din naman na magsasama uli. Sana ipanoorin nyo itong aking video tutorial about dito sa paggawa ng simpleng animation sa image. At magagamit nyo po ito kung kayo gumagawa ng intro, no, mga ka-review. Intro o outro sa inyong YouTube video or YouTube Facebook video. And bago ko simulan, mga ka-review, nais ko muna kayong imbitahan na kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutan mag-hit ng subscribe and click notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial na i-upload ko. So, simulan na natin, no, mga ka-review. Unang gagawin natin is gagawa tayo ng new composition at papangalanan natin siyang main. And the color, background color is black. And ang width and ang height na ginamit ko is yung 1080p at 1920p. No? Yung width niya is 1920p and yung height niya is 1080p. So, click OK. Mahalaga po na lagi nating lalagyan ng pangalan yung mga ginagawa nating composition, dahil po in case na magkaroon tayo ng mali, mababalikan natin kung saan yung part na yon na nagkamali tayo. So, and then after nyan, i-import ko na yung aking ginawang video graphics, ay yung cartoonized na mukha ni Sir Canuto TV. And ito yon. So, sesya na, mga ka-review, medyo inuubo ako eh. Drag natin siya dito sa ating library. And then makikita po natin siya rito. Anuhan lang natin ng konti. So yan, pwede na siguro yung ganyang kalaki. And after nito, mga ka-review, na-drag na natin yung ating main logo or ano man yung pwede nyong gamitin dyan. At dito sa akin is image lang ni Sir Canuto. Simple lang po yung ating gagawin dito. So, ang susunod natin gagawin is mag-create tayo ng solid and the color is white, width is 1980p, height is 1080p, then click OK. Then punta tayo sa, so, ito yung effects and preset natin, as natin, mga ka-review. And pag hindi nyo nakita yan, mga ka-review, wala kayong ibang gagawin kundi click nyo yung Windows. Kasi pag kinanam mo yan, pag inalisa mo ng check, hindi mo siya makikita. So, lagyan natin ng check. Then, hanapin natin dito si effects na linear wipe. So, yung nakapaloob sa transition. So, drag natin siya kay solid. And then, after dito kay solid, ang gagawin po natin, itetest po natin siya. So, working naman. So, ang gagawin natin dyan is babaguhin natin yung ating wipe angle. Depende sa inyo kung anong gusto nyong angle, no, mga ka-review. Yan. Ito yung trip kong angle. Parang medyo okay sa akin yung angle na to. Yan. And then, lagyan natin siya ng feather na 75 or 74. Ang laki niyan. 74. And then makikita nyo yung feather niya, kumbaga yung kanto ng ating wipe effects, no, mga ka-review, is nagkaroon siya ng, yung solid natin, nagkaroon siya ng feather, kumbaga parang naging hamog, pinaganda niya lalo yung pinaka-kanto natin. Then after nyan, mga ka-review, hanapin muna natin yung tamang sukat o layo ng ating gagamiting effects. So, mas mainam kung dito siya manggagaling. And then, lalagyan natin siya ng timing
From the start, ilipat natin tong marker na sa 2 seconds only. And then, lagyan natin ng highlights. Click lang natin yan. And then, after natin maklik, punta tayo sa 6 seconds. And then, gawin natin 0. So, balik natin. So, yung ginawa nating wipe linear, mga ka-review, yung solid na ginawa natin dyan is nagamit natin siya, napagalaw natin siya using ng effects na ginagamit natin dito sa Adobe After Effects. So, pag pinlay natin yan, yun lang yung function niya pataas, mga ka-review. So, ulit tayo. Tama na yan. Then, so, sana nalinawan kayo. Then, after nyan, right click, and then pre-compose, pangalanan natin siya ng right. Then, dito, hindi dapat dito nakalagay itong mark dito. Kasi in case na nilagay nyo yan sa taas, mga ka-review, lahat ng components o composition na ginawa nyo is mag-iisang movement lang siya. And then, kung meron kayong i-edit na space or mag-i-edit kayo ng scale, maapektuhan yung buong composition nyo. So, kaya mas maiging dito nyo lang sa move all attributes into new composition. O yan, mga ka-review. Na pre-compose na natin siya. Kung mapapansin nyo, makikita nyo sa project natin, meron na tayong dalawang composition. 1 and 2. So, eto naman yung solid na ginawa natin. O, yan. And then, after nyan, mga ka-review, gawa tayo ng panibagong solid na naman. At eto naman yung tatawagin nating effects. Kumbaga, eto na dito na magkakaroon ng hitsura yung effects natin. So, ang gagawin natin dito kay new solid, maglalagay tayo ng bagong effects and preset na fractal. Fractal noise po. Then, drag po natin yan. And then, wala tayong ibang gagalawin dyan, no, mga ka-review, sa fractal noise. Kung convincing na kayo sa ganyang hitsura o mas gusto nyo pa na mas baguhin nyo pa yung hitsura nyan, is nasa sa inyo na po yun. Yung complex nyan, yun lang yung gagalawin nyo. 6.0. So, yan. And then, after nyan, mga ka-review, pre-compose natin. Name natin siya as fractal. Hindi. Mali. Back natin. Pag ibaback nyo po, nagkamali kayo, Ctrl-Z. And then, pre-compose. And then, name natin siya. Yun. Lagi nyo pong tatandaan na wala dapat dito sa unahan yung mark nyo. Andito po. So, fractal. And then, nakagawa na naman tayo ng isa pang composition, mga ka-review. So, naging tatlo na yung ating composition. Dito sa composition na to, mga ka-review, maglalagay tayo ng isa pang panibago na namang effects and preset. Ito yung tinatawag natin na displacement map. At ilalagay natin siya dito sa wipe. And then, si wipe naman, bali ang gagawin natin, mga ka-review, kumbaga pagsasamahin natin yung etong dalawa, si fractal at saka si wipe. So, imbis na wipe ang ilagay natin dito sa displacement map layer is ang ilalagay natin is si fractal. And then, ang gagawin natin dito, mga ka-review, is gawin natin 0. And dito naman is 6.6. And then, tanggalin natin yan. So, makita nyo, mga ka-review, eto na yung kinalabasan. And then, mga ka-review, nakapaglagay na tayo ng effects dito sa ating fractal. Nakikita nyo po yan. Yan po yung pinakagalaw niyan. And ang gagawin naman natin dyan, mga ka-review, is i-pre-compose natin siya and name as fractal wig. And then, dahil na pre-compose na natin siya as fractal wave, ang gagawin naman natin dyan, mga ka-review, is lalagyan natin siya ng effects again. Para mas lalong gumanda itong una nating ginawang effects, pagagandahin pa natin siya lalo.
So, maglalagay tayo dito ng sheet mat. Sheet mat effects. Then, drag natin siya dito sa fractal wave. And then, set natin siya as luminance. And then, after nyan, lagay pa tayo ng isa pa. Simple choke. And drag din natin siya dun sa fractal wave. And then, set naman natin siya as 10. Or, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kung ano yung, para sa akin, mas okay na to sa akin kaysa dun sa 10. Or, medyo kung nalalabuan pa kayo dyan, mga ka-review, pwede siyang i-adjust dito, depende sa gusto nyo. And then, after nyan, mga ka-review, toggle, dapat meron tayo ditong isang trackmate, no? Click nyo lang itong toggle switch sa baba. And then, so, nalagyan na natin siya ng tawag dito, ng dalawang, ito yung dalawang effects and preset, no? So, ito na yung magiging effects na gagamitin natin, mga ka-review. Mamaya, makikita nyo kung ano yung pagbabago dyan. So, ang gagawin naman natin dyan, mga ka-review, is i-invert lang natin ito. So, pansinin nyo, ayan na siya. Then, after niya ma-invert, mga ka-review, gawa tayo ng panibagong composition. So, name natin as border. Border. And then, after natin makagawa ng border, mga ka-review, punta tayo 2 seconds. And then, click natin si main kasi nakalimutan kong i-precompose. So, ininame natin siya as logo wave. So, dahil meron na tayong logo wave, mga ka-review, eto na nga yun. Ayan. Ayan kung mapapansin nyo. Punta ulit tayo kay project. And then, si logo wave naman, idadrag natin siya dito kay border. Antayin yung lumipat yung pinaka-tab dun sa border. Then, drag nyo. And then, after nyo madrag yan, mga ka-review, drag pa kayo ng isa pa. And then, tignan natin kung ano yung pagkakaiba niya. So, walang pinagkaiba. So, ang gagawin natin mga ka-review is invert natin uli. So, ganito yung mangyayari sa kanya. Pansin nyo. Yan. So, masyadong manipis yung kanyang effects, no, mga ka-review. Adjust lang natin siya ng una. No, yan. Yun, no. So, kung hindi pa kayo kontento dyan sa ganyang klase ng effects, mga ka-review, ang gagawin natin dyan is kung gusto nyong lakihan, pwede nyo lakihan yan. Pero mas sa akin, mas maganda yung konti lang. Yan. Yan. And then, ang gagawin naman natin dyan, mga ka-review, is maglalagay naman tayo ng effects dyan kay border. So, ang gagawin natin dyan, mga ka-review, maglalagay tayo ng simple choker. Then, lagay natin. Then, after natin mailagay, set natin as 1.70. Or, depende sa inyo. Depende sa inyo, mga ka-review, no? Lagyan gawin natin 200. And then, naset. Katulad nito, mga ka-review, no? Parang wala siyang nangyari. Yan. So, balikan natin yung project natin. Tignan natin dun sa saan ba tayo nagkamali? Fractal wave. Dito. And then, tingin tayo sa effects. Map. And logo wave. So, naset naman natin siya as luminance. And then, balik tayo ulit dun sa border. So, ang gagawin natin mga ka-review, dapat ito meron na tong tama ba ako sa taas? Parang mali. Control-Z natin ah. Hanggalin lang natin yung effects and preset. So, drag natin dito sa baba.
Lagay tayo ng 170. 1.70. So, yan. Tingnan natin kung ano ng pagbabago. So, dahil walang nagbago, mga ka-review, lagay naman tayo ng fractal noise. Again. Ayan. Ayan. So, nakita niyo, mga ka-review. So, masyadong, ano eh, masyadong kita pa yung pinaka, ano niya. So, ang gagawin natin dyan, adjust natin to. Gawin natin yung brightness is negative 16. And then, gawin natin yung complex niya is 4. Ano pa natin, ha? Tingnan natin kung masyado ng negative 16 lang. Sakto-sakto na yan, mga ka-review. So, then after mga ka-review, na-set na natin siya. And yung evolution, kailangan nating ma-set up yan. So, double click na natin yan, may lalabas sa baba. And then, paglabas sa baba mga ka-review, ito yung evolution. Ito, yung sub-evolution. Click nyo tong parang yung property pick niya. And then, hold nyo yung alt, then double click nyo. May lalabas dito na command. Click nyo yan. Then, murahin nyo lang. Type nyo wiggle. Then, may lalabas. Tab nyo lang. Then, 10. Kama, 10. So, yan. So, check natin kung ano nangyari. So, smooth na, no, mga kalibig. Simple lang yan, mga kalibig. So, para magkaroon lang kayo ng idea or sa inyong pagde-design. So, ganito siya kahirap gawin. Dahil nagawa na natin itong borders, mga ka-review, no? So, ang gagawin naman natin yan, pupunta tayo uli kay main. Kung mapapansin nyo, mga ka-review, meron kayo ditong nakalagay na logo, no? So, may kulang pa pala tayo. Nakalimutan ko ulit. Kay border. So, pagdating kay border, mga ka-review, maglalagay tayo ng isa pang effects kasi walang kulay. Ang pangit tignan. So, maglalagay ako ng kulay dyan na 3-tone. Effects. So, bakit may simple tone doon? Delete ko nga. So, delete natin to. Dapat wala to. Yan. Yan lang dapat. So, click natin to nasa baba. Then, dagdag tayo ng 3-tone. And then, gusto kong kulay rito is parang ang gusto ko mas matingkad na kulay. So, lalagyan ko siya ng magandang color. And then, sa gitna naman is gusto ko medyo light siya. Then, sa baba naman, gusto ko ayaw ko ng itim. Gusto ko yung medyo dark blue. And then, pansinin nyo ko ano mangyayari. O, di ba? Stick. Medyo baba pa natin ng konti. So, dahil nagawa na natin tong borders, mga ka-review, balik tayo dun sa main. Then, click natin yung project natin. Drag natin ngayon yung borders doon sa baba. Dapat nasa itaas siya. And then, kung mapapansin nyo, ang nangyari, ganito lang, mga ka-review. So, hide natin yung ibabaw. Pwede. So, yan. Ikita nyo yung effects niya. And then, ang gagawin natin dyan, mga ka-review, iuurong natin to ng konti. Yun, oh. So, parang medyo lumabas yung team.
Parang mas maganda to. Yun o. So, nakita nyo na mga ka-review, nagkaroon na tayo ng borders, nagkaroon na tayo ng logo wave, and may effects na tayo na nakikita. So, may kulang kasi dyan mga ka-review. Kasi ang gusto ko, pag nabubura yung sa kanya, may pumapatak na particles dito sa baba. So, ang gagawin naman natin dyan is gagawa tayo uli ng panibagong solid. And then, name as particular. Particular. And then, after nyan, lalagyan natin siya ng effects na particular. Ito mga ka-review, ini-install itong plugins na to. Ngayon, kung gusto nyong tawag dito, mag-download, marami po niyan sa Google. So, drag lang natin to kay particular. And, dito kay effects and preset, may lalabas siya. So, ito yung lalabas sa kanya mga ka-review. Ayan. So, i-control pa natin yan mga ka-review. So, ang gagawin natin mga ka-review yan is pupunta tayo kay emitter. Gagawin natin tong 100,000. Ayan. And then, dito kay point gagawin nating layer. And then, dito kay layer gagawin natin siyang border. And then, kay source gagawin natin siyang effects. Ayan. Wala pa. So, dahil wala pa siya mga ka-review, pupunta tayo kay Particle Master. So, ang gusto kong mangyari dito, magkakaroon siya ng 2 seconds. Yung physics, yung pinaka-ano niya, life. And then dito, gusto ko 10. Or gawin natin 15. And then yung sa size niya, gawin lang nating 3. And ano ba ba? And then gawin natin tong cloudlet. So, hindi lalo malabas. Bakit ganon? Hindi gumagana yung aking graphics na naman. Kailangan mga ka-review ha, hanapin natin yung ating tamang masking. Kailangan ba ito naka-invert? Hindi. Tama. Ay. Sarado. So, dahil lang mga ka-review ha, medyo this layer is non-pop up. Ganun. Hindi nagre-real time kasi yung ano. Kailangan ko na talaga magpalit ng GPU mga ka-review. So, mamaya aayusin natin yan mga ka-review. Talagyan natin yan ng ano.
Hindi lumalabas yung aking emitter. Dapat may lalabas yan dito sa emitter. Ah, la 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 la. Okay, gawin muna natin yung iba natin gagawin. So, nakapaglagay na tayo rito ng live 2 seconds, then dito 15 seconds, na dapat dito siguro is 10 seconds lang. And then dito 2 seconds lang natin. And then after nyan mga ka-review, punta tayo kay box. I-box muna natin to para makita natin yung ating na yan. And then, pagdating dito, pupunta tayo rito kay overlight natin. Dito kay opacity overlight. And then, color random natin, click. Okay na yan. Then, color overlight, nakikita nyo. So, ang gusto ko rito is same lang halos ng color dun sa ating ginagawangan. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay, mga ka-review, ha. Hindi ko hawak yung inyong isip. And then, dito naman is, yan. So, yan yung pinaka gusto kong shading niya. And then, after nyan, ang gagawin natin is, balik natin sa dati. Layer. And then, kaya ayaw lumabas ng layer emitter ko. Outlet. Natin itong layer. Nahanap ko yung sa layer emitter mga ka-review. Kasi hindi siya gumagana. I think may problema ako. Hindi ko alam kung saan ako nagka-problema. Face borders. Complex. Nothing negative 14. And then, punta tayo kay project. Border kami. Ay, oh, mga ka-review. Kaya ako nagkamali mga ka-review dyan. Kasi hindi ko pa pala to na i-3D. So, click natin tong 3D. Then, lagyan natin ng 3D button si borders. So, doon ako nagkamali. Pasensya na. So, yun mga ka-review. Balik ulit tayo kay particular. Then, tignan natin sa kanya kung gumagana na siya. So, wala pa din. So, balik natin sa source. So, ayan. Nakita nyo may emitter na. So, balik natin siya sa effect. Pansinin nyo. Ayan o. Nakita nyo. Meron siya. So, mamaya, aayusin natin siya.
So, medyo lakihan natin yung size ng konti. Gawin natin, where are you size? Gawin natin 5. So, yan. Tingnan natin kung maganda yung pagkakaano niya. Yun o. So, okay na yung pinakaano niya. Gawin natin tong yung size. Gawin lang natin siyang mga 6. Nakaka-review. Yan. So, depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong klase ng ano, mga ka-review. So, first episode to, may kasunod pa to kasi kukompletuhin ko yung pinaka pinaka intro na ito ni Sir Canuto TV, no? Ayan. So dito nagkaroon tayo ng effects mga ka-review ni Sir Canuto TV. And then hindi pa natatapos to. Ang gagawin natin dito is lalagyan natin ng hangin, kumbaga air, no, mga ka-review, itong ating ginawang, tawag ito, yung ginawa nating particles na lumalabas sa kanya. So, ang gagawin natin, pupunta tayo kay, physics master, then air, then, try natin sa kanya kung paano ang takbo niya. So, unti-unti nyo lang, huwag masyadong madaliin mga ka-review. Kung paano siya babagsak. Ayan. So, kung ang gagawin natin dyan is negative, lagay natin dito 200. Tapos negative 50. And then, lagay natin lang dito is 0. And then, tignan natin kung ano, kung paano siya tatak. So, yan. Makikita nyo, di ba? Pataas siya. So, para sa akin, mas maganda yung pababa. No? So, gagawin natin dito is dyan, 50. 200. 200, 2,000, and then, oops, say natin siya, so yun, so okay na siya, maganda na yung result ng pagkakagawa natin, and then depende na sa inyo mga ka-review kung ano pang gusto nyong ilagay dyan, no? Doon sa emitter na yan. Para sa akin, yung gentong klase ng particle is okay na, no, mga ka-review. So, ang gagawin ko naman mga ka-review, gagawa tayo ng, itatry ko lang ito, background. Particle. And then, dito sa background particle is, gagawa tayo rito ng solid. And then, pag nakagawa na tayo ng solid dito mga ka-review, is lalagyan natin siya ng particular. And then, try natin yung emitter natin ng 100K lang. 100K particle seconds. And then, lalagay natin dito, siguro is box. And then, wag na pala to. Hindi na to po pwede. Mali ako rito. Purahin ko na lang to. Click natin yan. Then, tapon natin.
Punta tayo kay Main. So, yan mga ka-review. Ngayon ang gagawin natin dito mga ka-review para magawa, mas ma-emphasize pa natin yung ganda ng pagkakagawa natin ng animation is i-click na tanggalin natin tong lock. And then, ang gagawin natin dito mga ka-review is recompose natin as final wave. So, pansin mo, kada gawa natin ng composition mga ka-review, may mga kanya-kanyang function yan. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, importante na every composition na magagawa nyo is sabi. Every composition na magagawa nyo is lalagyan nyo siya ng pangalan. So, eto na si final wave. Two seconds. You know? And then, pagdating dito kay final wave, mga ka-review, duplicate natin siya. And then, pag na-duplicate na natin siya, mga ka-review, ang gagawin naman natin sa kanya, excuse ha, ngayon natin sa kanya is, scale natin, click lang natin yung layer, then, pindutin nyo yung S sa keyboard nyo, yan. And then, makikita nyo rito, mga ka-review, tanggalin nyo to, and dito maglalagay tayo ng sukat para maging, or ano siya, mag-flip siya into negative 19, or, hangit, 18, then drag natin siya sa baba. Papa natin ng konti. Center natin. Yan. And then, after natin siya madrag mga ka-review, ang gagawin naman natin dyan is lalagyan natin ng effects na cushion ba? Blur na lang. Hanap tayo ng blur. Blur effects. So, try natin tong Gaussian Blur. Pindutin nyo uli yung S para... And then... Taasan natin yung blur, blurness niya ng... Sige pa. Shadow pang... And then, yung scale niya, ulitin natin. Ito naman sa kabila ang i-adjust. Paliliitin nyo lang. Toro pa. Para makita nyo lang talaga na maganda yung kinalabasan ng inyong ano. Check natin mga ka-review kung may pagbabago dyan. Kita nyo. Hindi na makikita yung pinaka ano niya dahil sinakop na nung kanyang ano. Gagawa naman tayo diyan ng balik natin uli, parang may kulang. Touch natin ha. Yan natin, pre-compose, final wave. After ma-final wave, lagay nyo to si Kanuto TV. And then, lagay natin tong marking sa 2 seconds. Ito lang para malaro nyo lang yung inyong, ano ah, inyong, para may galaw lang dun sa inyong image. Lagyan natin siya ng galaw. And then, punta tayo kay
Sugo Wave. And click natin to. Tingnan natin kung anong sukat. 97 by 91. So, para magpantay lang siya, mga ka-review. Yun yung gagawin natin. Final way. Main. So, click natin to. Then, scal. Then, ang gagawin natin dito, mga ka-review, is ang starting niya rito, ang mangyayari, ang gusto ko, 0. 0, mga ka-review. 0. 0. And then, ang gusto kong maging dating niya, pagdating ng 2 seconds, is 97, then 91. So, try natin. Bang. So, hindi siya ganong smooth kasi diretso lang. So, gagawin ko naman, highlights natin, press natin F9 to key assistant. Then, rightly, pindutin natin to. Or, pwede nyo rin to i-right click, keyframe assistant, mas mainam dito na lang. So, highlights nyo yung dalawang yan. Ito. Then, hilain nyo. Depende sa gusto nyong hila. Bakit ayaw? Yun lang ang gusto nyo. Yan. Tapos, check nyo kung okay sa inyo. So, parang ang pangit. Natin. Mas maganda yung sagad. Diba mga ka-review? So yun yung ano, yun yung gusto kong mangyari dito sa ano ni Sir Canuto, no? And then, ang gagawin natin dito mga ka-review nagkaroon na is pre-compose natin ulit. Lagay natin yung ano Wave na lang. And then, duplicate natin si Wave. And then, gaya nung ginawa ko kanina, mga ka-review, no? Ayan. Gaya nung ginawa ko kanina, is pindutin lang natin yung S. And then, pag pindut natin kay S, tanggalin natin ito. And then, invert natin siya ng todo-todo. Hanapin natin yung tamang angle. Parang yan. Parang okay na sa akin. Negative. And then, drop down nyo siya. Yan. And then, mga ka-review, gaya ng sinabi ko, lagay natin uli yung Gaussian blur. And then, shadow nating patingkarin yung palabuhin. Yan. Kapag lumabo na mga ka-review, ang gagawin naman natin dyan, yung kabila naman ang i-adjust natin. Paliliitin natin siya. So, yan. So, try natin. Medyo may ano ron ha. Yun o. Galing mga ka-review, di ba? Nagkaroon tayo ng simpleng animation dito sa picture ni Sir Canuto TV. So yun mga ka-review, ito yung isang simpleng pagbibigay ko ng tip sa inyo kung paano nyo pagagandahin at bibigyan ng kulay o animation ang inyong image or logo using Adobe After Effects, no? At magkakaroon siya ng simpleng animation, highlights doon sa video ng inyong intro, mga ka-review.
So ayun mga ka-review, hanggang dito na lang ang ating first episode ng intro ni Sir Canuto TV. At sa mga susunod, gagawin pa natin, pagagandahin pa natin ito. Sana'y nalinawang kayo, no, mga ka-review. Nalinawang kayo dun sa tutorial na aking ginawa ngayong araw na ito. So hanggang dito na lang ang aking video tutorial. Peace out.